Mga kaalam, sa tumitinding mga pangyayari sa mundo, isang plano ang niluluto ng Amerika. Ito ay ang pigilan ang China sa balak nitong pagsakop sa Taiwan sa taong 2027. Ang Estados Unidos ay inilabas na ang sandata na tatapat at tatapos sa paghaharing ng China. Isang 60 kilowatts na high-energy laser equipment na ngayon ay nasa Japan na. Mag-uumpisa na ba ang digmaan? Gaano ito kalakas? At ano kaya ang counterplan ng China sa armas na ito? Ating aalamin, isang nakakagulat na pahayag mula sa Amerika ang gumimbal sa mundo matapos sabihin nito na inilabas na nila ang makabago nilang sandata na talagang mapapakinabangan sa digmaan. Ang 60 kilowatts na high-energy laser equipment ng Amerika, na kilala bilang Helios, high-energy laser with integrated optical dazzler and surveillance, ay kasalukuyang nakadeploy sa USS Preble, isang Arleigh Burke-class destroyer na nasa Yokosuka, Japan. Ang deployment na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US Navy upang mapalakas ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region at tugunan ang lumalaking banta mula sa China. Dahil kung babalikan ng mga haka-haka ang plano ng China na sakupin ang Taiwan, sa taong 2027 ay nagiging isang pangunahing usapin sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng militar ng US, layunin ni Pangulong Xi Jinping na ipag-utos ang People's Liberation Army, PLA, na maging handa para sa isang posibleng pag-atake sa Taiwan sa nasabing taon. Ang mga pahayag na ito ay nagmula kay Admiral John Aquilino, ang pinuno ng US Indo-Pacific Command, na nagbigay diin na ang PLA ay nagtatayo ng militar sa isang antas na hindi pa nakita mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap ng China na palakasin ang kanilang militar, may mga pagdududa tungkol sa kanilang kakayahang maisakatuparan ang ganitong plano. Ayon kay Dave Frederick, isang mataas na opisyal ng US National Security Agency, ang pagsasagawa ng amphibious landing sa Taiwan ay isang napakahirap na hamon para sa PLA. Bagamat patuloy ang modernisasyon ng militar ng China, may mga hadlang pa rin na kailangang malampasan upang maging matagumpay ang isang pag-atake. Kaya naman, ito ang dahilan bakit ginawa ng Amerika ang Helios. Subalit, ano nga ba itong Helios? Gaano ito kalakas? Ang Helios ay dinisenyo upang maging isang makabagong sistema ng armas na may kakayahang mag-intercept ng mga aerial threats tulad ng drones at missiles. Ang laser system na ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng USS Preble sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at cost-effective na solusyon para sa pag-neutralize ng mga potensyal na banta. Ayon sa mga ulat, ang gastos sa bawat pag-fire ng laser ay tinatayang mas mababa sa $10 kumpara sa $1,000,000 na halaga ng tradisyonal na missile systems. Kung iisipin niyo kung magkataon, ngayon pa lamang tayo makakakita ng barkong pandigma na gagamit ng laser beam equipment sa isang digmaan. Ang deployment ng USS Preble ay naglalayong patunayan ang pangako ng US sa depensa ng Japan at upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Ang presensya nito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa US Navy na maging handa para sa mga potensyal na hidwaan, lalo na ang posibilidad ng labanan laban sa China sa taong 2027 ayon sa pinakabagong Navigation Plan 2024 ng Navy. Sa kabila ng mga benepisyo nito, may mga hamon pa rin ang Helios tulad ng pagiging epektibo nito sa masamang kondisyon ng panahon. Gayunpaman, ang teknolohiyang ito ay itinuturing na isang mahalagang hakbang patungo sa modernisasyon ng mga armas at pagpapabuti ng defensive capabilities ng Navy. Ang USS Preble ay hindi lamang nagdadala ng Helios. Ito rin ay bahagi ng isang mas malaking plano upang ipakita ang lakas at kakayahan ng US Navy sa harap ng lumalaking militarisasyon ng China. Sa pamamagitan ng ganitong mga hakbang, layunin ng US Navy na mapanatili ang kanilang dominasyon at protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyon habang pinapalakas din ang kooperasyon kasama ang kanilang mga kaalyado. Ang Helios ay kasama rin sa nangungunang plano ng Amerika na kung tawagin ay Project
33. Ano ang Project 33? Ang pangunahing layunin ng US Navy ay ang Project 33, isang strategic plan na nakapaloob sa kanilang 2024 Navigation Plan, NAV Plan, for America's Warfighting Navy. Ayon kay Admiral Lisa Franchetti, Chief of Naval Operations, ang proyektong ito ang pangunahing gabay para mapalakas ang kahandaan ng US Navy. Hangad ng Navy na maisama ang mga robot at autonomous na teknolohiya sa kanilang operasyon sa digmaan sa taong 2027, at ang pagtuon ay ang praktikal na aplikasyon ng mga teknolohiyang ito sa iba't ibang sitwasyon. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Project 33 ang paglutas sa mga problema sa pagpapanatili ng mga barko, submarino at eroplano, pagpapalawak ng paggamit ng mga robot at autonomous system sa digmaan, pagtatayo ng mga command centers para sa mga operasyon sa isang distributed battlefield. Pag-recruit at pagpapanatili ng mga mahuhusay na tauhan, pagbibigay ng mahusay na serbisyo, pagpapalakas ng mga kakayahan ng mga sundalo, at pagkukumpuni ng mga mahahalagang imprastruktura na sumusuporta at naglalabas ng kapangyarihan mula sa baybayin. Pag-recruit at pagpapanatili ng mga mahuhusay na tauhan, pagbibigay ng mahusay na serbisyo, pagpapalakas ng mga kakayahan ng mga sundalo, at pagkukumpuni ng mga mahahalagang imprastruktura na sumusuporta at naglalabas ng kapangyarihan mula sa baybayin. Sa kabilang banda, nagbabala ang retiradong Rear Admiral Mike Studeman, dating pinuno ng US Navy Intelligence, na ang mga puwersang militar ng China ay naghahanda para sa isang posibleng pagsalakay o pagharang sa Taiwan sa susunod na 10 taon. Ayon sa isang ulat ng The Washington Times noong Abril 2024, nagpahayag ng kanilang pag-aalala ang mga leader ng Taiwan, kabilang sina Pangulong Chai Ing-wen at Vice Presidente-elect Xiaobi Kim, tungkol sa isang posibleng pagsalakay ng China, at ang takot na maaaring mag-isolate at umatras ang US mula sa pandaigdigang arena. Noong Hunyo 2024, sinabi ni US President Joe Biden na hindi niya ibinubukod ang paggamit ng puwersa militar upang ipagtanggol ang Taiwan kung sakaling magsalakay ang China, at muling pinatibay ang suporta ng US sa kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, hindi rin maipagkakaila na malaki ang pag-unlad ng kakayahan ng hukbong dagat ng China sa mga nakaraang taon. Habang kailangan ng US ng malakas na hukbong dagat para suportahan ang Taiwan sa isang posibleng labanan laban sa China, mayroon silang mga hamon. Sa kabilang banda, patuloy na lumalakas ang hukbong dagat ng China. Ayon sa isang ulat ng US Congressional Research Service noong 2024, nalampasan ng China ang US sa bilang ng mga barkong pandigma sa pagitan ng 2015 at 2020. Mayroon ng mahigit 370 barko ang China, kabilang ang mga submarino, amphibious ships at aircraft carriers. Inaasahan na madadagdagan pa ito sa 395 barko sa taong 2025 at 435 sa 2030. Mayroon ng 2 aircraft carriers ang China, ang Liaoning at Shandong. At noong Mayo 2024, nagsimula na ang sea trial ng kanilang 3 aircraft carrier, ang Fujian. Sa kabilang banda, mayroon lamang humigit-kumulang 272 aktibong barkong pandigma ang US Navy, at inaasahang 270 barko ang magkakaroon sila sa taong 2030. Ipinapakita ng pagkakaiba na ito ang lumalaking agwat sa kapangyarihan ng hukbong dagat sa pagitan ng 2 bansa. Ang pinakahuling dokumentong pang-estratehiya ng US Navy ay nagbabalangkas ng mga pangunahing hamon na kanilang kinakaharap kailangang harapin ng Navy ang mga pangunahing problema: pagtatayo ng mga barko, submarino at eroplano, pag-recruit, produksyon ng bala, pagkuha ng software, imprastruktura at pagpapanatili habang patuloy na lumalaban sa mga adaptive adversaries. Habang pinapalakas ng US Navy ang mga pagsisikap nito upang labanan ang lumalaking kapangyarihan ng hukbong dagat ng China, nahaharap ito sa isang matinding katotohanan
Kulang ito sa kakayahan sa paggawa ng mga barko at ang mga luma nitong sistema ay nagdudulot ng malaking panganib sa isang posibleng labanan. Ang Asia Times ay nagulat na ang US ay nakaharap sa malalaking hamon sa pagtatayo ng mga barko dahil hindi ito nakakasabay sa mabilis na paglaki ng hukbong dagat ng China. Ang China ngayon ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo na may 370 barko at submarino at higit sa 140 malalaking barkong pandigma. Ang 13 mga shipyard ng China ay may mas malaking kapasidad kaysa sa 7 shipyard ng US na pinagsama na nagpapakita ng lumalaking kapansanan ng US sa pagtatayo ng mga barko. Bukod pa rito, ang mga shipyard ng US ay nakakaranas ng kakulangan sa mga bihasang manggagawa na lalo pang pinalala ng mga nakaraang pagbawas sa budget at pagtanggal ng mga trabaho na nagpahina ng mga dalubhasang manggagawa na kailangan sa pagtatayo ng mga barko. Dagdag pa rito, ang mga lumang estratehiya sa pagkuha ng mga kagamitan at ang pagdepende sa mga mamahaling lumang barkong pandigma tulad ng mga aircraft carrier, destroyers at amphibious assault ships ay nagpapahirap sa US na mabilis na mapalaki ang kanilang hukbong dagat. Ang civil-military fusion strategy ng China na nagbibigay daan sa kanila na magtayo ng mga barko para sa militar at sibilyan sa iisang shipyard ay nagpalakas ng kanilang kahusayan at kapasidad sa produksyon. Habang pinag-aaralan ang posibilidad na i-outsource ang pagtatayo ng mga barko ng US Navy sa mga mahalagang kaalyado tulad ng Japan at South Korea upang mapataas ang bilang ng mga barko, may ilang mga nagpapahayag ng pag-aalala na magiging katulad ito ng pagsuko ng isang estratehikong kakayahan ng US sa mga 3 partido na nakakaapekto sa soberanya ng US. Sa huli, may advantage ang China sa paggawa ng mga barko at mabilis ang pag-produce nito, subalit hindi naman magpapatalo ang Amerika at patuloy na tumutugon ng mga panibagong sandata para i-counter ang China. Ikaw, ano ang masasabi mo sa Helios High Energy Laser Equipment ng Amerika? Ito na ba talaga ang tatapos sa China? Comment down below ang inyong mga sagot.